Risa Sato integrating some Japanese ways in Philippine play. Make no mistake, bagamat si Risa Sato ay nagpapakita ng masayang presensya para sa Creamline Hole Smashers sa kanyang pagsasayaw, kagalakan at malaking ngiti sa kanyang mukha tuwing naka-zoom in sa kanya ang camera, isa rin siyang napakagaling na manlalaro ng volleyball. Si Sato ay tinuguri ang magic bunot at game changer para sa kanyang koponan, lalo na nitong PVL Invitational Conference. And her influence goes beyond her actual play too. Sa isang throwback video sa Instagram, sinabi ng 28-year-old spiker na gusto niya sana na ang mga manlalaro ay maglinis ng kanilang sariling pawis sa court. Sana sa Philippines din, if may pawis sa floor or sweat, pupunas tayo. Ani Sato, mas mabilis kapag sariling punas para walang madudula sa training. Share ko lang. Sa lumang video, ibinunyag ni Norman Miguel, ang coach ni Sato, na noong siya ay nasa NU Lady Bulldogs pa, si Sato mismo ang nagsusumikap na magkaroon ng sistema ng sariling pamunas or mop system sa kanilang koponan. Sa sumunod naman na IG story ni Risa, ay kinorek niya ang kanyang sariling grammar. Same pala ang pawis at sweat. Sorry guys. Don't worry Risa, malinaw ang gusto mong iparating na mensahe. Marahil ito ay isang bagay na kinalakihan niya sa Japan at nadala niya sa Pilipinas. Malaki rin itong pagpapahayag tungkol sa kanyang pagkatao. And just like anybody else, I love Risa Sato too! Good vibes sa akin ang Champurado. Iniisip mo para good vibes ka. Ano? Kain. Anong food? Champurado. Anong favorite mong Philippine food? Champurado. All smiles at palaging positibo. Ganyan nakilala si Risa Sato, ang kasalukuyang middle blocker ng Creamline Cool Smashers. Siya ay pinanganak at lumaki sa Osaka, Japan. Ang kanyang ina ay isang Filipina at ang kanyang father naman ay Japanese. Bata pa lamang ay aktibo na sa sports si Risa at volleyball ang kanyang pinakanapusuan. Sa kabila ng kanyang masayahing aura at malalaking ngiti, naging hamon sa kanya ang mawalay sa pamilya, pati na rin sa kadahilan ng iba ang kultura ng Pilipinas sa Japan. Sa isang panayam, malaking adjustment daw ang kanyang dinanas mula na mag-aral siya dito sa Pilipinas, partikular na sa pagkain at komunikasyon. Aniya, madalas niyang namimiss ang kanyang magulang at mga kapatid. Kayo ka trending. What's your favorite Sato-san moment? I-comment mo na yan! Oh,